Patuloy pa rin sa pag-alboroto ang Bulkang Taal. Nakataas pa rin ito sa Alert Level 3, pero sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pagpunta ng ilang turista sa Tagaytay para tignan ang bulkan. Nakatutok sa Salima Refran. Makulimlim na minsan may pag-ambon ang panahon sa Tagaytay, kaya kakaunti lang ang turista. Perfect sana para mamasyal ang pamilya. Lalo't pinayagan ng IATF ang mga batang edad 5 pataas na lumabas basta nasa open areas. Pero bawal pa rin yan dito sa Tagaytay. So si Mama, sabi niya, doon na lang daw muna sila sa sasakyan ng bunso namin. Oo, salitan. Hindi pa rin po pwede po dahil nga po sa direction po ng IATF na naka-heightened GCQ po ang Cavite. Ang mga turista, panay ang papicture sa nag-aalboroto pa rin Bulkang Taal. Walang naitalang eruption ang PVOX magmula kahapon. Pero meron pa ring volcanic wakes. Mataas pa rin ang sulfur dioxide emission at mayroon pang ground deformation. Nakataas pa rin ang alert level 3. Sa kabila niyan, binigyan na ng window hours ang mga mangisda para magpakain at mag-harvest sa fish cages. Pwede lang yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dahil nga po ng bulkan ari, kaysa naman po mawala lang na mawala sila ng matapon lamang na wala malang kita. Ang ikinabubuhay po ng mamayan ng Talisay ay ang 40% ay sa pangisdaan. Ang supply po ng Manila, ganun din, 40% galing dito po sa Batangas. Hindi po natin nakikita yung maaaring nangyayari na po mismo doon sa bulkan. At gabi, syempre, limited lang yung ating visibility dyan. Essential travel na lang din ang pinapayagan sa 5 critical barangays na pasok sa 7-kilometer danger zone mula sa bulkan. Salima Refran, Katutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.